Hello mga ka-seniors at sa inyong lahat yan. Welcome back to my YouTube channel, the Mamu Lynn Talks channel. Kumusta na kayo mga ka-seniors? At siya nga pala, at sa lahat ng mga mother sa buong mundo, ano man ang tawag nyo, maging yan ay mama, ma, mami, mom, nanay, nay, inang, nanang, erma, mudra, or mamo, whatever. Basta, happy Mother's Day sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mothers sa buong mundo. Shout out sa nanay ko, she is 92 years old, Nanay Josefa Moriles Tayo. Shout out din sa mga anak kong mothers, sa mga kapatid kong mothers, at sa lahat-lahat, happy Mother's Day. Ito'y once a year lang nangyayari, kaya samantalahin na natin. So, for today, I made this vlog purposely for mothers. I dedicate this vlog to all the mothers out there. So, as usual, I'll be making acronym out of the word mother. Letter M from the word mother. M, model of a dedicated and devoted mother. Ito yung nanay na dinidevote niya, ibinibigay niya yung kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Letter O from the word mother. Operate in sacrifices and in unconditional love. Ito yung sakripisyo ng mga nanay. Walang hinihintay na kapalit. It's unconditional love. Letter T from the word mother. Tackle all the burdens and responsibilities for her children. Ito yung lahat ginagawa niya. Lahat ng mga burdens, mga bigatin sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, at lahat ng responsibilitas. Dahil mahal niya ang kanyang mga anak. Letter H, handle and take care all the duties at home. Letter E from the word mother, endure all the hardships for children's sake. Ito yung ini-endure niya, tinitiis niya yung mga sakripisyo, yung mga pasakit, yung mga pains, yung mga problema, alang-alang sa kanyang mga anak. Last letter from the word mother, letter R. Raise children with deep commitment. Alam nyo, pwede mong palaki ng mga anak niya na walang commitment. But a good mother should raise her children with deep commitment. Iba yung may deep commitment. Committed ka talaga. Talagang yung pagpapalaki sa iyong mga anak nandiyan sa sistema ng buhay mo. Because you love your children very much. So, these are the qualifications of a good mother. So, bakit hindi nadamay ang tatay? Now, mayroon namang Father's Day. Dito naman sabihin yung mga qualification of a good father. That's why I am dedicating this short vlog for the mothers. Hindi lang dito sa Pilipinas, but mothers all over the world. So enjoy your motherhood. Goodbye and God bless.